May isa pang COVID vaccine na pwede na para sa mga bata. Pinayagan na ng ating Food and Drug Administration na magamit ang Moderna vaccine sa mga 12 hanggang 17 years old. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, sinuri rin ng vaccine experts ang application ng Moderna para magamit ang kanilang mga bakuna sa mga adolescent. Bukod sa Moderna, nauna nang pinayagang gamitin ang COVID vaccine ng Pfizer para sa mga 12 to 17 years old. Habang pending pa ang application ng Sinovac para magamit ang kanilang bakuna sa mga 3 to 17 years old. Pero sabi ng DOH, hindi pa prioridad na mabakunahan ang mga bata. Sisimulan lang daw ang pagbabakuna sa kanila kapag nabakunahan na ang priority groups at kapag may sapat ng supply ng bakuna. Dagdag pa ng FDA, tuloy pa rin ang paggamit ng bakuna ng Moderna sa Pilipinas. Yan ay kahit pansamantalang itinigil sa Japan ang pagtuturok ng tatlong batch ng Moderna vaccine na nakitaan ng stainless steel particles. Sabi ng FDA, ibang batch naman ang idineliver sa Pilipinas at wala namang nakitang contaminants sa mga bakuna ng Moderna na nandito sa bansa. Samantala, sa Cebu City, sinimulan ng ipatupad ang konsepto ng bakuna bubble. Mga partially at fully vaccinated customer lang ang pinapayagan mag-dine-in sa mga kainan at magpunta sa mga personal care services gaya ng salon at barberya. Limitado pa rin ang kapasidad sa mga naturang establishmento batay sa utos ng lokal na pamahalaan. Paliwas ito sa panuntunan ng IATF na bawal ang dine-in at personal care services sa mga lugar na naka-Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ gaya ng Cebu City. Wala pang reaksyon dito ang IATF. Nauna nang tumuto sa ideya ng bakuna bubble ang World Health Organization, pwede pa raw kasing mahawa at makahawa ang mga nabakunahan na. Ang DOH, sinabi na rin noon na hindi pa ito napapanahon dahil hindi pa sapat ang supply ng bakuna. Sinabi na rin ni Justice Secretary Menardo Guevara, maaaring pagmula ng legal problem ang bakuna bubble dahil sa issue ng discrimination, lalo't maraming lugar ang wala pang access sa bakuna. Pero ang business sector, pabor sa bakuna bubble ng Cebu City. Gusto rin ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, na ipatupad ang bakuna bubble sa mga LGU sa Metro Manila na may mataas na vaccination rate. Gaya ni Concepcion, naniniwala ang Department of Trade and Industry na makatutulong ang bakuna bubble para makabangon ng ekonomiya. Bukas naman daw ang National Task Force Against COVID-19 na magpatupad ng bakuna bubble sa Metro Manila oras sa magkaroon ng population protection o mabukunahan ang 50-70% ng target na population. What we're trying to do here is allow greater mobility so that we can have economic activity. And that is what Mayor Rama has done in Cebu. And it is a model that I think is going to give us a way forward, no, in sustaining our efforts to fight COVID and coexisting with COVID. Konkretong solusyon ang panawagan sa gobyerno ng ilang grupo ng health workers kasunod ng paglala ng COVID situation sa bansa. Nanganganib na raw ang healthcare system ng bansa at nangangamba silang titindi pa ang sitwasyon. Ayon sa Health Professionals Alliance Against COVID-19, wala pa rin ang mga ipinangakong solusyon para mas maayos na matugunan ang pandemya. Gaya na lamang ng digitized and interoperable contact tracing at pinaigting na ugnayan ng One Hospital Command Center sa mga LGU at mga ospital. May mga pasyenteng namamatay na raw nang hindi man lang nakakapasok ng ospital dahil puno na ang mga ito. Hindi lang daw ito nangyayari sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Hindi na raw magbibigay ng suhestyon sa mga quarantine classification ng grupo dahil band-aid solution lang daw ito at hindi pa napapatupad ng maayos. 20,310 ang bagong COVID cases ngayong araw na ikalawang pinakamataas mula ng magkapandemya. Kaya ang pakiusap ng mga health workers sa publiko, sumunod sa health protocols. At dahil sa inyo, tumitibay ang aming paniniwala na kung magtutulungan tayo, kaya natin labanan ang pandemyang ito. Aming kapwa healthcare workers, hugot po tayo ng lakas sa ating pagkakaisa para maitawid natin itong pandemya ng magkakasama. Ang dami po nating unspent or misspent money. Kaya hindi po namin naiintindihan
kung bakit hanggang ngayon hindi pa binabayaran ang maraming ospital at hindi pa ipinagkakaloob sa mga healthcare workers ang mga ipinangakong benepisyo. Sagot naman ng Department of Health, tuloy-tuloy ang pagdaragdag ng COVID beds, mga gamit at modular hospital. Humihingi na rin daw sila ng dagdag na pondo para sa susunod na batch ng special risk allowance ng health workers. Talagang tinututukan natin lalong-lalo na yung mga maliliit na ospital. Sa katunayan, kararating lang po ng mga aming mga deliveries ng mga equipments na kailangan po ng ating mga ospital, and we were able to provide already for most of the hospitals mechanical ventilators. Dumating po siya ngayong linggo. May dumating din pong high-flow nasal cannulas. Meron din pong parating na mga oxygen concentrators. Literal na out of the box ang talent ng isang artist sa Japan. Ang kanyang mga obra gawa sa mga karton. Wow! At ito ang mas malupit. May mga nagko-commission na ng kanyang cardboard sculptures at naibebenta niya sa katumbas na halagang, wow! Milyong piso. Ipapakita sa atin niya ni JP Soriano. From miniature military tanks to Lego Batman na kasing laki ng isang bata, ang mga sculpture na yan, maniniwala ka bang galing sa mga kahong pinaglagyan lang ng kung ano-ano? Na kung hindi nakatambak, e madalas sa basurahan ang ending. Nagsimula lang daw sa isang assignment sa art school ang interest ni Monami Ono sa paggawa ng cardboard sculptures. Fast forward to 10 years later, marami na rin daw interesado ngayon sa kanyang very detailed artworks. Ginagawa ko yung mga bagay na gusto kong nakadecorate sa bahay. Minsan, tungkol sa mga anime, o di kaya fighter planes at mga tangke. Nagbabago-bago yung mga ginagawa ko, depende sa kung ano yung gusto ko. Sa ngayon, ang Japanese fictitious monster na si Godzilla ang ina-achieve ni Monami. Ang mga obra ni Monami na i-display na sa mga gallery sa Japan at abroad. Napagkakakitaan na rin niya ito. Ang mga commissioned cardboard sculptures na ibebenta niya ng hanggang mahigit 1.5 million yen o mahigit 680,000 pesos. Patunay na kahit ang mga patapon ng bagay, kayang mabigyan ng buhay kung tatapatan ng ideyang out of the box. JP Soriano, GMA News. Nauwi sa enkwentro ang pagpara ng mga pulis sa Dasmariñas, Cavite sa isang taxi na walang plaka. Napatay ang isa sa tatlong sakay ng taxi. Sugatan naman ang dalawang iba pa. Ayon sa mga pulis, pinara nila sa checkpoint ang taxi pero tinangkaraw tumakas sa mga suspect at pinaputukan pa ang mga pulis. Nakaganti naman ng putok ang mga pulis at tinamaan ang tatlong suspect. Naisugod pa sa ospital ang nagmamaneho ng taxi na si Domingo Makunay, pati ang mga kasama niyang sina Jose Pepito Rusco at Abdul Sami Sultan. Pero kalaunay, binawian din sila ng buhay o binawian din ng buhay si Makunay. Nakuha sa mga suspek ang ilang baril, granada, bala, ilang pakete ng hinihinalang shabu at pinatuyong dahon ng marijuana. Walang pahayag sina Rusco at Sultan na hinihinala ng mga pulis sa sangkot sa droga. Isang eroplano ang nag-crash sa gusali sa Connecticut sa Amerika. Nakuha na ng paglagablab ng apoy matapos bumagsak ang eroplano. Apat ang namatay, habang dalawa naman ang sugatan, pero hindi patukoy ang pagkakakilanlan nila. 100 empleyado raw ang nasa gusali nang mangyari ang aksidente. 2 piloto naman ang nagmamaneho sa Cessna plane na may 2 pasahero. Patuloy na iniimbestigahan ng plane crash, bagamat nauna nang sinabi ng mga otoridad na nagka-mechanical failure ang eroplano. Every book lover's dream na siguro ang magkaroon ng isang kwarto na punong-puno ng libro. Oo naman. Malahong library, kumbaga. Ang challenge lang ay kung paano ma-organize at paano yan lilinisin. Oo, maraming halikabok.
Totoo diba? Yan. Mahabang tiyaga. Pero sabi ng isang bibliophile, tama ba? Bibliophile. Bibliophile, yeah. Watch and learn. Dahil nagawa niyang i-organize ang mahigit 1,000 niyang libro o book babies kung tawagin niya. Kung paano, ikikwento sa atin ni Katrina Son. So these are some of the books that I'll be putting in the shelves later. Hindi ang public library at hindi rin librarian ang babaeng nag-aayos dyan. Sa bahayan ang bibliophile na si Mommy Marisol at nang itinuturing niyang babies. Mga libro na hindi bababa sa mahigit 1,000. Wala naman akong format na gusto i-collect. Kumbaga, basta makakollect lang ako ng libro. Yung husband ko ang nag-encourage sa akin na sabi niya, dapat siguro hardcover na lang i-collect mo para mga bata, pag lumaki sila, until eventually magka-family, they can still use the books. Bago pa raw ang problema ng pandemya, pinesti raw ang kanilang bahay ng mga anay. Sabay ng renovation ng kanilang bahay, panahon na raw para i-organize ang mga ito at bigyan sila ng bagong paglalagyan. So, ang target ko lang, gusto ko floor to ceiling kasi parang feeling ko, pag naka-line up lahat yung kahit gaano kataas, talagang maganda. Kung susumahin, aabot sa 3 araw ang ginugol niya sa pag-aayos. So ang inuna ko lang munang hanapin, halimbawa nakita ko na yung book na favorite ko na series ng author, basta ang kailangan ko lang lagi magkakasama ay sa isang author. Nung nag-unti-unti na siyang nabubuo, parang wow, ang ganda na. Tapos nung yun nga, nag-finalize na siya hanggang sa tok-tok natapos na siya. At sobrang ang saya ng feeling kasi nga sabi ko nga kahit ako na yung mag-DIY ng magmasili at magpintura ng libro, okay lang ako. High school daw nang magsimula ang love for reading ni Marisol na nais niyang ipasa sa kanyang mga anak. Taong 2014 nung umpisahan niyang mangolekta ng libro. Ang maganda kasi sa books, pag nakita mong naka-line up yung spine, ang aside from ang dali niyang hanapin na yung gusto mong basahin, nakaka-encourage pa rin even with my kids here. Kahit sino yung parang pag nakita, oh, ang ganda. Tapos pag tinanong ka, anong librong i-recommend mo? Andali mong mag-point out. Ngayong may pandemya, lalo raw na batid ni Marisol ang naibibigay sa atin ng pagbabasa. Marami ka ng problema. Siyempre, gusto mo magbasa na something, makabasa ng story na makakapagpasaya sa'yo para ma-take off yung mind mo dun sa mga worries or whatever, kahit temporary lang. Katrina Son, GMA News. Laking pangihinayang ng isang lalaki sa sinapit ng kanyang mga alagang manok. Duguan at patay na ng datnang na may-ari ng manukang yan sa Dasmariñas, Cavite, ang 17 manok na panabong at 4 na inahin. Aabot daw sa 60,000 piso ang halaga ng mga napatay na panabong. Dati na raw naaktuhan ng may-ari ang isang aso habang sakmal ang isang manok pero naitaboy niya ito. 4 na beses na raw nangyari ang pag-atake sa mga alaga niyang manok sa farm. Ipinagbigay alam sa barangay ang 3rd pag-atake pero hindi na raw inireport itong huli. Tila very instrumental ang travel sa pagbuo ng relationship ina Bea Alonzo at Dominic Roque. Kwento ni Dominic, nagsimula yan sa isang out-of-the-country trip kasama mga close friends na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Mga accomplice. Sa Figure It Out podcast ina Gabby at Khalil, sinabi ni Dominic na niyaya niya si Bea na pumunta sa Zambales noong 2019. Pero hindi raw ito pwede dahil meron siyang prior commitment. So sabi ko, sabi niya, ah, sayang pupunta kami ng ano, ng Japan. Ah, sama ako. Like sa isa message, sama ako. Sabi niya, tara. So the rest is history. Kaligitnaan ng trip namin, si Papa Doms nag-text kay Khalil. Oo, oh, biglang, uy, papunta ako dyan. Parang pupunta lang ng ano. Parang pupunta lang siyang ano, QC. QC. Hanip. Grabe. Ibang level ng the moves. Ganun ang pag-ibig, di ba? Para makapanligaw. Mula raw noon, naging mas malalim pa ang relasyon nila ni Bea. At hanggang itong Hulyo, tuluyan na nilang isinapubliko ang real score sa kanilang dalawa habang nagbabakasyon sa Amerika. Ito yung time na nakapag-out kami.
So, yes. Di ba, hindi mo na iniisip yung mga galaw mo, sasabihin mo, you can be yourself, yun yung I'm so happy for you, feeling, Papa Doms. Parang yung freedom, it's freedom, priceless yeah. Siguro kasi right moment, siguro yun nga yung lagi yung sinasabi sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko is yung God's perfect time. Yes. So, napigilan ng isang security guard ang pang-hold up ng isang armadong grupo sa isang convenience store sa San Juan. Una muna tinangay ng mga suspect ang pera sa cash register at ang cellphone ng kahera sa isang gas station sa Pasig kahapon ng madaling araw. Kasunod niyan, tinangka naman ng mga suspect na hold upin ng convenience store. Pero nakita sila ng gwardiya sa CCTV. Pinaputokan niya ang mga ito. Dalawa ang tinamaan sa mga suspect na nagtakbuhan. Sa follow-up operation na aresto sa Pasay at Mandaluyong, ang 4 sa 7 suspect na recover ang SUV na may tama ng bala ng lumabang security guard at ang peking plaka ng sasakyan. Itinagin ng isa sa mga suspect ang krimen. Ayon sa mga pulis na harap sa patong-patong na kaso ang mga suspect, na karamihan ay dati na umanong may kaso kaugnay sa droga. Tinutugis ang 3 iba pang nakatakas. After 40 years, nagbabalik na ang favorite ni Maki, ang Swedish pop band na ABBA. Pasalubong nila ang isang new album at virtual concert. Isa namang remix album ang handog ng international pop star na si Lady Gaga sa kanyang fans. Maki, Flashback Friday tayo sa report ni Salima Refran. Mamma Mia, here I go again. Mamma Mia! Gimme, gimme! Chiquitita, you and I know. Chiquitita. At Dancing Queen. Ilan lang yan sa classic hit songs ng Swedish pop band na ABBA at go-to karaoke songs ng mga Pinoy. Nagsimulang sumikat ang iconic group noong 1970s at 80s. At matapos ang 4 na dekada, muling nagbabalik ang one of the most successful pop groups in history. A new album after 40 years. It's a new tour. Haven't been out there for 40 years. Sa kanilang historic comeback, handog nila mga bagong kanta na bahagi ng Voyage album. I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow. Kakantahin nila yan sa virtual concert na ABBA Voyage. After ng announcement ng ABBA, ang pag-release naman ng remix album ni Lady Gaga. Featured sa Dawn of Chromatica ang ilang young artists. Gusto raw ni Lady Gaga na maging daan ito para mabigyan din sila ng chance sa bigger platform. Nag-trending worldwide ang Twitter party ng Little Monsters na siyang tawag sa fans ni Lady Gaga. Kahit na yung album is meant for clubs and going outside, pero for everyone's safety, we should stay at home. And yun naman din yung na-advocate ni Gaga, always wear your mask. Salima Refran, Jimmy News. It's official, kabilang na sa Marvel Cinematic Universe, ang actor-model na si Park Seo-joon. Wow, kinumpirma yan mismo ng agency ng South Korean superstar. Ayon sa Awesome ENT, lumipad na pa Los Angeles sa Amerika si Park Seo-joon para mag-shoot ng pelikula. Hindi muna idinetalye ang gagampanan niyang role. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na sila sa suporta ng fans. June this year, nang maging usap-usapan ang pag-alok ng role kay Park Seo-joon sa sequel ng Captain Marvel, kung saan cast din si Brie Larson. Si Park Seo-joon na ang 3rd Korean actor na nakasali sa Marvel, sunod kina Claudia Kim na featured sa Avengers, Age of Ultron, at Ma Dong-suk na bumida naman sa Eternals.
Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat yung malaman mamaya po sa Saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.